What's up mga Herb? Welcome back sa video ng Herb Motor TV. At yung araw nito ay meron tayong mapakita ng mga accessories na binili natin doon sa action camera na binili natin, which is yung Osmo Action. Kunting kaalaman, ang Osmo Action ay gawa ng DJI Pro. Itong Osmo Action na binili pala natin ng Herb na refurbished unit. Kunting kaalaman, ano nga ba ang refurbished unit? Sige na, may kukunin ka na. Refurbished unit ay galing sa ibang bansa na hindi nabenta, o kaya ito yung mga binalik na unit from the consumers. At huwag kayong mag-alala mga Earth na kapag bumili kayo ng refurbished unit ay same warranty rin ito ng katulad ng brand new na Osmo Action. O bago nga pala mga Earth na magsimula ang ating video ay magbibigay tayo ng Lasinghero Burst. Ang Lasinghero Burst na ito ay nagmula kay Mang Kano sa chapter 100 verse 4 to 20. Ang nilalaman ng verse na ito ay di bali nang hindi ka mag-ambag sa inuman basta hindi ka kung tumulutan. So mabalik na tayo mga Herb sa topic na with Osmo Action Camera Accessories. So, ito na mga Earth yung mga accessories na binili natin. Siyempre, ito ang binili ko na charger. May kasama na siyang dalawang battery. So, kung hindi nyo alam kung anong pinagkakaiba ng third party na battery sa original na battery, papakita ko sa inyo. Sunod naman dyan mga Earth ay itong microphone adapter. Ito ay isang third party rin adapter na ginawa para sa DJI. Pero mga Earth, ang may branded talaga nito. Ang branded nito ay yung Sinova. Ang pinagkaiba lang nito mga Earth, yung box niya walang nakalagay na Sinova. Pero malalaman natin yan sa pagbabalik mamaya. Itetest natin ang adapter na ito para sa motor vlogging. Okay, so stay tuned. So, itong binili ko naman na pangatlong accessories para sa motovlogging or hindi lang sa motovlogging, pati na rin sa daily vlogs. Ito yung ND filter. Konting kaalaman, ano nga ba ang ND filter? ND filter ay isang filter sa ating camera lens. Kumbaga, ito ay shades. Kung mainit ang panahon, mas gaganda ang ating paningin at hindi masakit sa mata. So, ang isa ko pang binili dito ay yung Telesim V2 na chin mount. Ito ay napaka-importante, lalo na kapag nagmo-motovlog dahil dito natin inalagay ang ating action camera. Bago tayo magtungo sa mic natin na binili mga Earth, which is sobrang mura at hindi na tayo kailangan gumastos ng malaking halaga. So, malalaman nyo natin yan mamaya kapag nag-test na tayo for motovlogging. Ito mga Earth yung binili kong cord. Masyadong mahaba yung kanyang TRS na connector. So, ito ay tumatama dito. Kapag tumatama yan dito, yung mahabang connector, ay hindi ko nasasara yung visor. So, ito na yung mga Earth, yung ating biniling connector. So, mga Earth, ang nabili ko nga palang mic is 111 lang ata ang halaga. Tapos, maganda na siya kasi swap na sa Telesim V2 na chin mount dahil meron siyang alligator jack na ikiklip ko na lang dito sa velcro strap na nasa loob nitong helmet. Balik tayo mga Earth dito sa TRS to TRS na connection. Konting kalaman, alam nyo ba na may dalawang klase ng kable? Ang kable na isa ay TRS, which is yung dalawa lang yung guhit dito. Ito ay useful sa mga action camera at sa DSLR ng mga camera. Ang kaibayan naman ng TRRS ay may tatlong linya dito. Ito naman ay ginagamit sa ating mga cellphone. Kung kayo ay may cord na TRRS at gagamitin nyo dito sa action camera, hindi yun gagana. Ang kailangan yung gamitin, TRS dito. Tapos, ang kabilang dulo niya ay TRRS. Alright mga Earth? Okay, napakita ko na lahat sa inyo kung ano yung aking accessories na nabili.
Ngayon naman, ang gagawin natin ay ipapakita ko sa iyo montage ng video helmet setup. So ngayon mga ERP, nakita nyo na yung ating moto vlog setup para sa DJI Osmo Action. So stay tuned, gagamitin natin ito, tayo ay lalabas. So ito na ang real test mga ERP. It's time, actually, natry ko na rin naman to mga ERP. Ay, hindi ko nadala yung ORCR, shit. Balik ako, balik. Ma! Pabot ng ORCR! Nasa keyboard ko! Mahirap na kasi pag wala tayong dalang ORCR. Oo, oh, andyan na yung partipero. So, nagtataka kayo kung bakit ganun ang boses ko sa ating video. Kasi sa totoo niyan ng ERP, idol ko si ano, Kuya Kim tsaka si Gas Abel Gas. Tayo naman para meron namang thrill. Ten 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 ten. Traffic dito. There are three stages mga ERP nitong mic settings nitong Osmo Action. There is the low, medium, and high. Alam ko ngayon naka-high settings tayo. So siguro kahit na mahina yung boses natin ay rinig na rinig nyo pa rin ako ngayon habang nagsasalita. Right? Sayang lang at hindi gaano kaaraw yung panahon ngayon mga ERP. Kasi useless naman kung gagamitin natin yung ND filter. Pero kung gusto nyo mga ERP, mag-comment kayo kung gusto nyo gumawa ako ng another video comparing sa ano, sa Osmo stock lens tsaka dun sa naka ND filter. Ang gamit ko lang naman na ND filter mga ERP na pinakita ko kanina sa inyo is yung ND8 filter. Madulas ngayon kaya ingat-ingat, mahirap na. So ito mga ERP, itong Osmo Action nga ba, waterproof na to ng up to 11 meters without the ano, the case, yung waterproof case. Pero wag na wag nyo itong itetry ng walang waterproof case kapag kayo ay magdadive or pupunta sa dagat. Kasi iba ang tubig ng dagat mga ERP, may mga sinasin yan. So mahirap yan linisin kapag pinasok ang inyong camera. Hindi ko naman sure kung wala bang talagang makakaligtas, di ba, na ano, na mga tubig. Kahit nasabihin natin na ano to, na waterproof siya ng ano, ng 11 meters, mas maganda na yung sigurado. Dahil hindi ka naman magsasalita kung gusto mong sa ilalim ng tubig, di ba? Buti wala na yung lubak dito. Dati may lubak dito. Yan, oh, lubak yan dyan dati. Hindi pala nakalock yung helmet ko. Tragis. Pag hindi kasi nakalock tong helmet, maaaring tumama yung ano natin, mga ERP eh. Yung lock nito sa ano, sa helmet, magagasgas. Patama. Ayan. So, ang gamit ko ngayon na battery, mga ERP, yung ano, yung original na battery ng Osmo Action, no?
Kasi yung dalawa chin charge ko pa. Last time na try ko, siguro mga 20 minutes. Tumatagal yung battery na yun na binili ko. And kaya pala 20 to 30 minutes lang. Eh, naka 4K naman pala yung ano, resolution. Ayun. So, trinatry ko siya i-download sa Mimo app, mga ERP. Medyo ano, pag 4K, medyo nag-error eh. Pag dinadownload ko yung ano, yung video. Hindi ko sure kung sa phone ba yon or sa ano, sa memory card natin. Nga pala mga ERP, much better to invest in a good SD card para pag mag-ano kayo, action camera, no, mga ERP. Kasi alam niyo yung mga fake na ano, mga ERP, na SD cards is hindi unreliable. 150% hindi yan gagana sa inyo, lalo yung makikita niyo sa Lazada na ano, na pag 100, 200, 128 gig or 64 gig na SanDisk, mga fake yan, mga ERP. Huwag niyong bibilhin. Sayang lang pera niyo doon, mga ERP. So, kung ako sa inyo, invest on good quality na SD cards. Mas maganda yung mga ano, V30, SanDisk Extreme Pro or SanDisk Extreme. Promise. Talagang masasayang yung pera nyo. Akala nyo nakatipid kayo dahil 300 lang, 400, 128 gig na. Nope! You're not correct. Mapapa one star pa kayo nyan sa Lazada o sa Shopee. No, mga ERP. Just my advice. No, kahit nga yung green na SanDisk eh. Medyo nahirapan din yung ano eh. Magkano pabili ko doon? Nasa 900 din ata na 64 gig. Yun yung ginagamit ko dati sa SJ8 Pro natin. So, kamusta naman mga ERP? Okay ba yung sound quality ng ano natin? Ng mic? Nga pala mga ERP, tayo ay naka noise cancellation. Naka-on yung noise cancellation natin. Minsan kasi pag naka-on yung noise cancellation, pag medyo malakas yung sound, nagda-drop yung ano, yung boses mo. Nawawala o parang radyo yung bulol, putol-putol. Ganun ang nangyayari pag ano yun. Pag naka-on yung noise cancellation. So, ito, naka-on tayo ngayon. Ang sa palagay nyo, okay ba yung ano, yung kuha natin? Napapansin nyo, malikot yung ulo ko sa pagdadrive. Pati tingin-tingin sa gauge. Ganun talaga ako mag-drive mga ERP kasi mas gusto ko yung safety mag-drive. Titingin ako sa side mirror, ganyan. Itong gauge ko, titignan ko kasi gusto ko makita kung nakasignal light ba ako hindi. Dahil ano, alam nyo naman mga ERP na yung nasa likod natin eh malilito kung saan tayo pupunta kapag nakasignal light tayo. Hindi naman tayo guliko o naiwan natin nakasignal light tayo ng kaliwa o kanan, di ba? So, makapag-cause pa tayo ng aksidente kagaya nitong truck na to, nagmamadali. Sabi ko sa inyo yung binili kong mic na nga pala kanina na mahaba yung ano, di ba? Yung TRS na connector niya. So, hindi ko nasasara yung visor, pero ito dahil bumili tayong parang L-type na TRS ano na connector. So, nabababa na natin yung visor kasi hindi na naharangan. Sa mga subscriber ko pala dyan, salamat na, maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel, kahit maliit pa lang, no? Sana panoorin nyo yung mga video para umangat naman yung watch hours natin, no? Kasi hinalang kulang natin. So, meron na tayong 1,000 subscribers plus. Well, today, nasa 1,080 plus na, di ba? Nagkaano tayo? Subscriber na 10 mahigit. Alright? So, I'm so thankful na merong mga nagsusubscribe sa atin kahit na wala tayong pag-giveaway. No? And I promise to be better every day. Para naman na.
makapagbigay sa inyo ng good quality. Next naman na gagawin natin dito mga Earth, hindi naman yung pang moto vlog setup mga Earth. Gagawin natin yung pang daily vlog setup na, okay? So, kung anong gagamitin ko, meron ako ng DJI Osmo. Sa iba sa inyo siguro nakapanood nyo, no, na meron tayong ano, DJI Osmo na gamit. Yun yung ano pa, nagpag-giveaway pa tayo nun, di ba? So, congrats sa nanalo ng DJI Osmo. And I hope na magamit mo yan ng maganda at makatulong sa iyo ng mabuti. Dumi yan sa sapatos natin mga Earp. Ito yung mga pinaka beat up pair ko na ano eh, Jordan eh. Ano? Ayos lang. At least napapakinabangan natin, hindi na i-stuck, di ba? Mabalik naman tayo. Ayun nga mga Earp, trina-try natin si Kuya Earp Kim Abelgas, di ba? No? Kung napapansin nyo, parang si anong boses natin ngayon, si Kuya Kim, tsaka pinagalong Gas Abelgas. Alright, so tatry natin mag-vlogs ng mga iba't ibang boses, no? Katulad ni Gas Abelgas. Mga ganung boses ang inyong maritutunghayan sa mga susunod na video ng Earth Moto TV. So comment down below kung sino yung gusto niyo marinig. Gas Abelgas ba? O si Kuya Kim Atienza? Alright, sino pa ba? Si Babali, ang lupit niyo ha, pag pinanood nito ha. Hindi ko kayo babarin sa mukha eh ha. Alam ko taga dito sila ano eh, Kiefer. Si Kiefer yung ano, comedian. Ito na pala yung Gotham Batangas. Ay, sarado. So ayun na mga Earp, kamusta? Okay ba yung performance ng ating mga accessories na nabili? Lalo na yung mic na mumurahin lang, di ba? Sa tingin ko, okay naman. At sulit naman yung nabili natin. Lalo na yung sa mic na 99 pesos lang pala natin napilihan ng mga Earp. So comment down below mga Earp kung ano sa palagay niyo. Okay ba yung setup natin or hindi? Ito nga pala ulit si Kuya Earp Kim Abelgas na nagsasabi, hindi naman guwapo, hindi naman pangit, hindi rin naman sakto. Ang buhay ay whether you like it or not. Dito sa SOCOR, Sinoplak Rant Cooperative, abangan ang mga susunod na pangyayari sa Earp Moto TV. Please like, comment, share and subscribe para updated kayo sa ating mga future videos. Adios mga Earp. Salamat.